welcome to the forest of Mount Ararat. Hindi ba ang ganda ng vibes? Forest na forest. Sa video ito ay papasyalan natin ang Mount Ararat. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, kung saan dadalhin ko kayo sa forest vibes na matatagpuan siyempre sa Mount Ararat. Alright, welcome to the forest of Mount Ararat. Ano-ano nga ba ang pwede nating gawin dito? Gaano nga ba kaganda ang lugar dito? Yan ang ating aalamin. Let's go! Okay guys, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Today is July 31, ayan, Wednesday. At ang oras natin is 3:15 PM. So ayan. So andito po tayo sa may Ararat, sa may City Mall. At today ay ipapasyal ko naman kayo sa Malapores. Dito pa rin sa Mount Ararat. So ayan, Malapores na merong tourist spot na coffee shop, ayan. Tapos medyo makulimlim na yung weather, ayan o. Hindi na yung ulan. So, ano pang hinihintay natin? Tara, let's go! So, ayan guys, kasama pala natin si Mrs. Description ng kape. Sabi ko nga sa kanya, mag-3 months. Para mas mura. So, ayan, kakaliwa na tayo dito. Ayan, pag dumiretso kayo, ito yung papuntang Nueva Ecija. So, tayo is kakaliwa po tayo. Tapos itong kalsadang ito, ito naman yung papuntang Magalang, Tarlac, ayan, papuntang Baguio, Pangasinan, yan. So sana di tayo abutan ng ulan eh, no? Mapatik na. Paubos na yung leave natin, di pa tayo nakakapag long ride. Nakakatamad yung panahon eh. Uulan, araw, uulan. Paano sisipagin lang? Tapos hindi namin alam ni Mrs. kung magbi-beach kami or ano, magbebenget. So after kasi ng kasal, hindi pa kami nakapaggala eh. Wala pa kaming honeymoon. Ayan, dito pala yan sa may Barangay Kakutod. Ayan. Tapos approaching tayo pa Barangay Gatchawin. Ayan, bali pala yung pupunta natin, malapit lang. Siguro nasa 10 kilometers or wala mang 10 kilometers mula dun sa mismong bayan ng Ararat. So, di na ako nag-google dahil malapit lang naman. Tsaka nakapunta naman tayo dun before. So babalik lang tayo kasi gusto magkape ni Mrs. eh. Tapos kung naghahanap kayo ng malapit na pasyalan, gusto nyo mag-unwind, o maganda rin doon kasi nasa paanan mismo ng bundok yung pupuntahan natin. Tapos yung vibes doon para talaga siyang forest. So forest talaga siya kasi nasa mismong ano siya, mismong Mount Ararat siya. Ayan, nandito na po tayo sa may Barangay Gatchawin. Bali, ilang barangay ba yung dadaanan natin? 3 yata eh. Ay, 4. After nito, Barangay Bitas, tapos Barangay Baliti na, yun. Doon kasi yung location natin, yung pupunta natin sa may Barangay Baliti. Nandito, maaaraw. Kanina, nung nandun tayo sa may
City Mall, maambon na eh. Pero dun, madilim pa rin. Tapos yan, sa right side natin, oh, puro mga palayan. Tapos, tanaw natin yung Mount Arayan. Ano, perfect spot ito. And pwede kayong huminto dito kung napadaan kayo dito. Ito yung background nyo, diba? Pagandang ano, tanawin. Ito yung Mount Araya, tapos puro mga palayan. So tara, palipat tayo ng drone para mapakita natin yung aerial view. Ayan guys, dito po tayo huminto. Ayan, tignan nyo naman yung view. Napakaganda. Kitang-kita yung Mount Araya to. Sakto, walang ano, walang ulap. So kaya nakikita natin ng mas maayos at mas maganda. Tapos, ang daming mga ano, tanim na palay. Ayan, green na green. So, alright, tara, let's go! I look out across the water, I smell the salt, I feel the breeze. Solid talaga yung Mount Arayat, no? Napakaganda. Kitang-kita natin siya ng buo eh. Tapos dagdag mo pa yung ano, yung mga palayan. Ganda, green na green eh. Yan yung pinagmamalagi naming mga Arateños, itong Mount Arayat. Kaya panawagan natin, huwag natin sunugin yung kabundukan para hindi masira yung nature. Ayan guys, dito na pala yan sa may barangay Bitas. Ayan, ito yung kanilang barangay hall, covered court, tapos school. Elementary yata yun, Bitas Elementary School. So, ang susunod na barangay is barangay Baliti. Yan. Tapos tignan nyo yung mga hulma ng mga puno. Ang ganda, di ba? Para siyang cave eh. Para siyang kuweba. Kuweba na made from tree. Eh, no? Ganda, no? You know, big bike. Sarap. Tapos malapit na tayo sa kanto kung saan tayo papasok. Ayan, kakanan po tayo dito. Ito na yung papuntang barangay Baliti. Pero itong kanto na to ay sakop pa ng barangay Palinlang. Ayan. Tapos yung diretso na yon, yun yung papuntang Magalang, Tarlac, tapos Pangasinan. Ayan, papuntang Baguio. Tapos, after nating lumiko, ito naman yung bubungad sa atin. Ito, palapit tayo lang palapit sa mismong bundok ng Arayat. Tapos mga palayan din dito. Tapos yung dun, I think ano yun, mga kalamansi. Meron din pala mga kalamansi dito, no? Wow!
Di nakakasawang ano, pagmasdan talaga yung bundok Arayat eh, no? Wait lang, may nakikita akong kalsada dun ah. Ayun, no? May kalsada dun. Kaya papunta yun, no? Tapos sa mismong kalsada, mayroong malaking bahay sa taas. So kaya papunta yun, no? O ginawa lang yung kalsada na yun para sa bahay na yun. Palipat tayo ng drone, sana kita yung daan na nakita natin kanina. Sana kita sa camera. Ayan, puro bukid pa rin yung nadadaanan natin ngayon, no? Mga tanim nila, mga palay. Barangay Palinlang, Purok 2. Ang ganda ng vibes, di ba? Ayun yung pupuntahan natin, no? Hindi ko alam kung maaabot sa camera. Pero mula dito sa kalsadang ito, makikita natin, ayun. Approaching na po tayo sa may Barangay Baliti. Ayan, I love Barangay Baliti. And then, papasok tayo dito sa may kanto na to. Magra-right turn tayo. Tapos, maraming nagsasabi, ah. Sa Barangay Baliti, ito raw yung pinakamalinis na barangay dito sa Arayat. O, titignan natin. O nga, no? Laman ngang mga plastic-plastic sa kalsada, eh, no? Dahon meron kasi ano yan, eh. Natural ano yan, eh. Sa mga puno. Kasabang papalapit tayo. Ayan. Papalapit din tayo sa Mount Arayat. Nawala na yung mga ano dito, mga mais, no? Tapos ginawa nilang kalsada. Ha? Gagawin siya ng ano, subdivision siguro, no? Compound, ganun. Ayun, yung pupunta natin, no? Kita na mula dito. Tapos yan, Gintong Pakpak. So dito rin po yung location ng Gintong Pakpak. Mauna mo lang madatatnan itong Rodriguez Nature Park kung saan tayo pupunta. Ayan, located po siya dyan sa may Prox 6 Baliti. Tapos ito, mula dito makikita mo na yung signage. Ayan, yung parang ayan, malaking gate na may nakasulat na Rodriguez Nature Park. Tapos dito, mababasa natin opening hours, Monday, Friday 10 a.m. hanggang 9 p.m. Tapos Saturday and Sunday 8 a.m. hanggang 9 p.m. Tapos note, 1 hour before closing. So magkakatop na po sila. Alright. Tapos ito pala yung mga pwede nyong gawin dito. Ayan, may view deck, may 240 steps, may bonfire, may treehouse, forest sanctuary, sky spot, and library. So ano pang hinihintay natin? Tara, pasok na tayo. Okay guys, nandito na po tayo sa mismong pinaka-entrance ng Rodriguez Nature Park. At ito po yung harapan natin, ito po yung library. Ayan. Tapos sa pagpasok natin, meron tayong babayaran na 50 pesos each. So, para umakyat dito, meron tayong dalawang option. Pwede nyong iakyat yung motor nyo dito, or pwede kayong maglakad ng 240 steps. So, kung mahina po kayo sa paglalakad, pwede nyo namang iakyat yung motor. Tapos, may katarigan nga lang yung aakyatan ng motor nyo. Tapos, magre-register po kayo ng susulat nyo lang po yung pangalan nyo. Tapos, contact number at kung
taga saan po kayo. Tapos meron ako nakita kaninang ano dito, CR, ayan. Meron silang mga restroom sa mismong pinakababa. And then, sa taas, titingnan natin kung meron din. So, sa taas pala, doon natin makikita yung coffee shop, yung kape sinukuhan. So, tara. Let's go. Kayang-kaya yan, di ba, Clicky? Kayang-kaya ni AJ Clicky yan. So yan, welcome to the forest of Mount Ararat! Hindi ba, ang ganda ng vibes? Forest na forest. Lupit. Mahirap lang dito yung pababa. Sunog yung preno mo dito. Ayan, ito, tarik oh. Oh. Oh, diba? Yaka-yaka yan. Yaka-yaka ng kliki yan. Parking area. So yan, dito po yung parking area. At ayan, nakarating na kami sa mismong taas. So yan, ang oras natin is 4:10. So yan, tara, palipad tayo ng drone para mapakita natin yung aerial view. Alright, let's go! Papunta naman tayo dito sa may forest sanctuary.
Yan, kung nakita nyo sa drone shot, grabe, ang ganda. Maganda yung kuha natin ngayon. Ito po yung Forest Sanctuary. Tapos dumadaan tayo sa may ano, daan na gawa sa kahoy. Tapos meron siyang hawakan na bakal. Ganda, no? Forest na forest. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kung saan dadalhin ko kayo sa forest vibes na matatagpuan siyempre sa Mount Arayat. Siyempre kasama natin si Mrs. Ayan. Alright, welcome to the forest of Mount Arayat. Ganda ng vibes, oh. Ayan, pakita ko 360, oh. Ganda. Ganda. Lakas maka-forest, no? Sanghi naman dyan. Tapos dito, ano? Ayan, merong tambayan dito. Kung napagod kayo, ayan, pwede kayong umupo dito. Or kung may dala kayong coffee, pwede rin kayo dito. Tapos, make sure lang na itapon natin na maayos yung mga basura natin. May ano naman, may mga nakalagay naman na ano, basurahan. Basta ito yung dinaanan natin kanina sa motor. Ayan. Ay, tama ba? Hindi, sa kabila. Sa kabila, ayun. Eto, hindi ko alam kung saan to. Kasi eto yung view, oh. Lakas maka-forest, eh, no? Ganda. Hirap formation ko. Ganda, guys. Solid. Puntahan nyo to. Sa mga subscriber natin dyan, ayan. Pwede po kayong mag-unwind dito. Pwede kayong mag-food trip. Pwede kayo mag nature trip, road trip. As highly recommended siya. And then, ito na po yung pinaka ending forest sanctuary. Tapos merong daan dito, paakyat. Ito yung papuntang, ano, papuntang view deck. So tara, let's go, punta na natin yan. Ayan, ito na yung dulo. Tapos dito naman yung ano, yung view deck. Ito. Ayan, ito po yung view deck nya, guys. Tapos yung magkikita nyo kalsada kanina, yun yung dinaanan natin. Ayan yung dinaanan natin. Tapos yung parang ginagawang ano doon, yung subdivision. Tapos makikita din natin yung kabundukan ng ano, Zambales. Tapos doon banda yata yung Clark. Kung di ako nagkakamali. Tapos yung mismong pinaka town proper ng Arayat. I think doon banda, ayan doon. Ayan, dyan banda. Keep on drinking, keep on wishing.
Ayan guys, meron din pala ano dito, si pang babae at pang lalaki. Tapos may nakita akong ano dito, 3 nests. Ayan, puntahan natin. Solid dito guys, sarap ng ambience. Sarap maka ano, maka nature trip. Tapos ito yung ayan, ito po yung 3 nests. Ayan, pwede kayong umakyat dyan, tapos pa-picture kayo, ayan. Tapos sa baba yung kukuha ng picture, tapos ayan, sa taas po kayo. So tara, akyatin natin. Tapos may nakalagay dito, notice maximum of 5 person at a time. Ayan. This area is for viewing and picture taking purposes. Maximum of 5 minutes stay. So let's go, akyatin na natin. Oops. Ayan, pagdating sa taas, meron siyang upuan. Tapos ito yung mismong tree, o mismong puno. Tapos meron siyang nest dito. Meron ding upuan dito. Ayan, pwede kayong umupo dito, tapos pa-picture po kayo dito sa baba. Ayan, tapos dito marami ding mga upuan. Marami mga puno. Ayan, meron din ako nakita, punong ano, puno ng sampalok. Tapos may mga kubo-kubo din. Marami din kayong mga makikitang kubo dito. Dito naman, merong ano, merong bonfire. I think parang dito magbo-bonfire eh. So siguro pwede mag-overnight dito. No. Ayun o. Diyan yung sasalang yung apoy. Sa gitna. Tapos may upuan siya. Tapos tabi kayo ng puno ng mangga. Ginagawa nating pagtuklas o paglibot sa mga magagandang tanawin dito sa ating bayan. So hindi lang mga magagandang view yung gusto nating ipakita, kundi gusto rin natin tingnan yung mga sinaserve nilang pagkain o drinks. So yan, dito po yan sa may Cafe Sinukuan, sa may Rodriguez Nature Park. So ito po yung in-order natin, cappuccino and strawberry ice kay Mrs. Yan. Ang sarap lang dito kasi habang nagkakape ka or kumakain ka, ito po yung tanawin na makikita natin. So ang panghinintay natin, tara tikman na natin to. Sounds you make while sipping your coffee. I know there's a world outside, but right now it's you and me, just you and me, baby. Roll out of bed, I love when you're hazy. Rewatching Friends for the millionth time. Well, I know there's a world outside, but right now it's you and me, just you and me, baby. Yeah, I did my time, the ups and downs, but now life's been treating me kindly. So okay guys, ayan, tapos na tayong magkape. And siguro dito ako natataposin yung ating vlog. So kung mapadaan po kayo sa Araya, try nyo yung daanan itong Rodriguez Nature Park. Tapos pag akyat nyo sa taas, meron ditong coffee shop. So, ayan, pwede kayong magkape or drinks or mga
foods or rice. Alam ko nagaan sila, nagsiserve din sila. Tapos mga dessert. So yan, at ma-enjoy nyo yung view dito. Napaka lakas, maka, ano, maka nature trip. So yan, sana ay natuwa po kayo sa ating mini adventure ulit. So hindi pa tayo nakakapag long rides, no? So yan, kita-kits muli sa ating panibagong motorcycle adventure. Alright, once again, this is A4J. Alright, kita-kits, ingat po palagi, ride safe, kit safe, and God bless. Peace out! Bye-bye! Ito yung challenging dito, guys. Yung pababa. Tarik nito. Ah, nagbawon ako ng ano, tubig. Mamaya, bubuusan natin yung preno natin. Ano, tarik, di ba? Wow, may pailaw pa sila, oh. Ganda. Grabe, ito, tubigay yung preno natin, ah. Ito, last na to. Ayan, ito yung bawang natin tubig. Pakita ko sa inyo. Grabe, uusok yan. Oh, di ba? Sabi ko na sa inyo, eh. Uusok yan, eh. Pati sa likod. Yun. Yun yung purpose nun. Yung pababa kasi, sobrang palusong yun. Kaya talagang ano, pigang-piga yung preno mo dun. Kaya nagbawon tayo ng tubig. Yung pinagkapehan natin. Para buusan natin yung preno. Oh, ganda ng ano, sunset. I think gagawing ano yan, subdivision. Ganda sana no, kung makabili ka ng lupa dyan. Tayuan mo ng bahay. Tapos gawa ka na rin ng farm. Ganda. Alright guys, thank you for watching. Bye.